Ito yung Rosario, Cavite, kung saan matatagpuan ang Tejeros Convention. Ang Tejeros Convention pala ay border lamang ng gentry between Rosario at ayun. Ito yung General Trias. Ito naman ang Tejeros Convention. Ayan ang Tejeros Convention. Good morning mga kaisolo traveler. Ngayon ay narito ako sa Rosario, Cavite, kung saan matatagpuan ang Tejeros Convention o tawag noon na Tejeros Assembly. Konting kaalaman, ano nga ba ang Tejeros Convention? Ang Tejeros Convention ay ang lugar kung saan kinaganap ang mga pagpupulong ng mga matataas na opisyales ng bansa. Dito rin ginaganap ang pagpupulong kung paano ang estratehiya nila para labanan ang mga Kastila. Ang estatwang ito ay si General Emilio Aguinaldo, kung saan ang kauna-unang pangulo ng Pilipinas. Ito ay ang Congress ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Dito kauna-unahang idinaos ang pagboboto ng magiging presidente ng Pilipinas at naglaban-laban doon ay tatlo, si Emilio Aguinaldo, si Andresbonifacio at si Mariano Trias. Si Emilio Aguinaldo ay isang Magdalo at si Andresbonifacio ay isang Magdiwang at si Mariano Trias naman ay Magdiwang. May tunnel ah. Mamaya pupunta tayo sa tunnel. So, nung panahon ng butuhan, nanalo sa pagkapangulo si Emilio Aguinaldo sa botong 146 out of 256 na mga registered voters. At nakakuha naman ng botong 80 si Andresbonifacio at nakakuha naman ng 30 boto si Mariano Trias. Ngunit hindi kinatuwa ni Andresbonifacio ang pagkapanalo ni Emilio Aguinaldo, kung kaya siya ay nag-request ng recount. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ni Emilio Aguinaldo at ni Andresbonifacio. Niakyat ni Andresbonifacio ang kanyang request sa NAIC military agreement at several attempts siyang request ng recount, ngunit hindi siya pinakinggan. Nandito na tayo ngayon sa loob ng Tejeros Convention na ang dating tawag ay Tejeros Assembly. Dito yung information desk. Kung pupunta kayo dito, magre-registered muna kayo. Ito yung lagusan, sarado. Ito naman si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken pala ay naging common law wife ni Jose Rizal bago pa siya i-assassinate sa Bagong Bayan na ngayon ang tawag ay Luneta. Ito naman si Emilio de Dios. At ito naman si General Pascual Alvarez, Don Severino de las Alas, General Mariano Alvarez, General Mariano C. Trias, Artemio Ricarte, Baldomero Aguinaldo. Etong mga statue na mga nabanggit ko dito sa video na to, ito ay mga nung panahon ng butuhan, sila lahat ay present maliban na lamang kay Emilio Aguinaldo na nang panahong yon ay nandoon sa front line nakikipaglaban sa mga Kastila. Ito yung pinakalabas. Itong lagusang ito ay connecting yan sa Tansa, sa Malabon, sa Cavite. Dito sila sikretong dumadaan kung sila ay may mga pagpupulong dahil hindi sila maaaring lumantad na sila ay lalakad dito sa kalsada dahil sila ay makikita ng mga Espanyol. So ngayon,
Yan nila ginawa ang tunnel na to upang maitago ang kanilang mga pagpupulong, ang kanilang mga pagkikita. Ay, akyat na tayo sa stairs. Tour sa Linas. Nakakaano lang siya dahil hindi siya talaga maintained eh. Function pa naman ang building na to. Ayan. Ah, ginawa na pala itong tahian. So ganito na siya. Mayroon sa recovery, ginawa na siyang eskwelahan. Kita naman natin yung pinakataas-taasan. Kaya ito. Woo! Sus, lalim ah. Kaligado yun ah. Ngunit sa kagustuhan ni Emilio, gilanda naman kasama nga si Andres Bonifacio sa kanyang sa bagong government. Hindi ito nagustuhan ni Andres Bonifacio. At alam nyo kung tutuusin, sa boto ni Andres Bonifacio na 80, dapat siya ay magiging vice presidente. Pero hindi nangyaring siya maging vice presidente dahil nga sa noong mga panahong yun, kailangan ang magiging vice presidente ay taga Cavite at dapat titulado. So, ibig sabihin, degree holder noong mga panahong yun. Dahil nga si Emilio Aguinaldo ay general, kaya siya talaga ang magiging presidente. At dahil nga si Mariano Trias ay general, so siya ngayon ang naging vice presidente na sa boto lamang na 30 votes. Naging vice presidente si Mariano Trias. Umalis ngayon si Bonifacio at siya ay pumunta ng Maragondon. At hindi niya sinang-ayon ng pagkakasundo nila sa bagong government ni Emilio Aguinaldo, kung kaya't ipinahanap siya ni Emilio Aguinaldo upang ipresenta sa kanya. Ngunit hindi tumugon si Andres Bonifacio, kung kaya't siya ay nagtago ng 2 buwan sa Maragondon, Cavite. At dahil hindi siya tumugon sa panawagan ni Emilio Aguinaldo, kaya siya ay inatulan sa salang treason kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Policarpio. So nagkaroon ng bakbakan laban kay Emilio Aguinaldo at kay Andres Bonifacio, kung kaya nabaril si Andres Bonifacio at hindi na siya makalaban. At nahuli silang magkapatid. So mismong Maragondon ay doon pinatay si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid. At doon nga ang malagim at masaklap at madilim na karanasan ng buhay ni Andres Bonifacio. Magpasa hanggang ngayon ay isa na lamang alaala natin mga Pilipino ang kanilang kabayanihan, bagamat maging malagim at masaklap ang kanilang naging karanasan, pareho pa rin silang nakipaglaban, pareho pa rin nilang ipinaglaban ang ating bayan laban sa mga Kastila.
Nang matalo sa bilangan si Andres Bonifacio, siya ay nag-request ng recount. Tinala niya ang recount sa NAIC military agreement. Ngunit hindi siya pinansin ng mga opisyalis doon. At several attempts siyang nag-request ng recount, ngunit hindi siya pinagbigyan. Kahit kasama na ang kanyang mga 24 at 45 ng mga tauhan, hindi sila pinagbigyan. So, sa disappointment ni Bonifacio, siya ay umalis at pumunta sa Barangay Cavite. Doon siya nagtago. At dahil nga noong mga panahong yun ay kasagsagan ng digmaan laban sa mga Kastila, na dapat ay mga panahong yun nakikipaglaban din si Bonifacio. Dahil nga sa disappointment, siya ay pumunta ng Maragondon at doon siya nagtago. At ipinatawag siya ni Emilio Aguinaldo para iharap sa kanya. Ngunit hindi tumugon si Andres Bonifacio. Kung kaya't siya ay hinatulan sa salang treason kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. At doon, nagkaroon ng mainitang bakbakan. Doon nabaril si Andres Bonifacio. At doon na rin pinatay ang kanyang kapatid na si Procopio. At doon na rin mismo nahimlay ang kanilang mga katawan noong May 10, 1897. Kung kaya't ang building na ito ay makasaysayan dahil ito ang kauna-unahang, ito ang nagsilbing kongreso ng ating Republika ng Pilipinas. Kaya sana naman ang hiling ko sa ating Pangulo kung ito mapanood. Sana naman ay maayos itong Tejeros Convention dahil ito ay isang historical site na tunay naman na ating may pagmamalaki. Ito po ay parte ng kasaysayan. Ito po ay isang heritage site na dapat nating ingatan. At yung pinakalikod-likudan. Mismo yung pinaka-boundary ng Tejeros Convention. Nga rin, nakakalungkot isipin na ito ay nasukal na. So, matapos ang halalan at naging pangulo na nga ng at naging kauna-unahang pangulo na nga ng Pilipinas si Emilio Aguinaldo, lumipas ang isang taon idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 dahil tapos na ang pananakop ng mga Kastila sa atin. At doon nga sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas na simbolo na ang Pilipinas at ang mga Pilipino ay malaya na sa pagkakaalipin mula sa mga Kastila. At ito naman yung tunnel na nag-uugnay sa lugar ng Maragondon, Tanza at Kawit, Cavite. Tignan natin kung ano dito, saan pa ito. Hanggang doon na lang. Tignan natin. Ano, walang ahas dito. Ang dilim. Ano, walang ahas. Sus, ang daming palaki. Ah, wala na, dire-diretso na yun. Oh my God. So, nasa na mga kadugtong na tunnel nito? Nasa na yung mga yun? At kung mapapansin naman ninyo itong mga bato rito, ito ay niluma na ng panahon dahil sa mga punong kahoy na tumubog. Ito dating maliit lang ito na halaman. Na ngayon ay naging punong kahoy na ito, ipil-ipil. Na sa tagal ng panahon ay naging punong kahoy na siya. At ito nga ang kanyang hitsura. Na sa tingin ko ito ay lubog na nalubog na sa lupa at hinukay na lang nito na uli. Yan lang nga, sa tingin ko lang. Yan. Dahil ito, nagbubulok na itong kahoy.
at tinapal-tapalan na lang. Ito yung mga original niya na mga ginamit. Parang hindi siya semento eh. Ano ba ito? Apog? Oh, ayun. So sorry, ayoko matanggalin niya. Sana naman ay ito ay mabigyan ng pansin ng ating pamahalaan. Isaayos na uli. Dahil itong lugar na ito ay makasaysayan para sa ating mga Pilipino. Dahil dito mismo sa lugar na ito, ginanap ang kauna-unahang butuhan sa pagkapangulo sa Pilipinas. At na-imagine ko, ang ilog na to ay napakalinis nung araw. At maraming bangka dito ang mga dumadaong. Bangka man ng mga Pilipino o bangka man ng mga Espanyol yan. Dahil ang ilog na to ay napakaganda. At ito mismo ang magbibigay na, ito mismo ang papatunay na maraming umaakyat dito na mga Katipunero, mga Pilipino, mga opisyales ng Cavite. Umakyat mismo sila sa stair na to, papunta dito sa Tejeros Convention. Sila ay mga matataas na opisyales ng bansa noong panahon ng Kastila. Palihim silang dumadaan dito, umaakyat, at dito nila ginaganap ang kanilang mga plano. Dahil nga ito ay convention, ito ay nagsisilbing kongreso ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila.